Short video presentation tayo nitong ating coin changer machine, coin and bill. Tapos gagawin niyang coins output, parang bill to coin na rin. And syempre, let's say maglagay ka ng tigpipiso-piso, tapos gusto mo siyang gawing 10 pesos or kaya 5 pesos. So, para maging short yung video natin, start natin siya. Ito, power supply, dalawa yung power supply niya. Isa para sa hopper, isa para sa power supply ng buong machine. So, kung may napapansin kayong green doon, please huwag niyong galagalawin yan, huwag niyong hawakan yung sa loob kasi AC yung nakakabit dyan. Okay? So, makakuryente kayo, may possibility. So, ang changer ko ngayon is 5 peso ang output niya. So, yung laman ng hopper ko is all 5 peso coins. So, paano palitan yan? Kasi gusto mong gawing 10 pesos yung laman sa loob, i-press mo lang itong isang button dito. Okay? Kasi may button na yellow. Press mo yan. Once lang naman kang mag-reset ng ganito. So, gusto mong palitan yung coin sa loob. Tapos, i-press mo yung reset dun sa board. Then, papalitan mo siya. Huwag mong pibitawan. Yan. Changer to 10, to 1, or to 5. So, to 5 ako ngayon. Then, to enter, i-press mo lang yung yellow. Yan. So, 0 pa daw yung laman. Yan. So, coin changer 5 yung lalabas. Okay. So, try natin magpasukli. Try kong magpasukli ng 10 pesos. Gagawin kong 5 pesos. Siyempre, lalagay natin siya dito sa ating coin slot. So, lalabas doon 10 yung credit. Yan. So, just press the yellow button. Then, magdi-dispense siya na dalawang pirasong 5 pesos coins. Of course. Okay. So, subukan natin. Lagay ako sa bill. Lagay ako ng 100 pesos. So, syempre, bibilangin niya yan. Then, lalabas 100 pesos. Okay. Yan. And then, press natin yung yellow para mag-dispense. So, i-move ko siya. So, kung napapansin mo, medyo tumitigil-tigil konti yung ating, tumitigil-tigil konti yung ating hopper. Kasi nagdi-dispense siya, tag 10-10 yun. Dispense siya ng 10 and then 10 na naman. So pag 100, dalawang beses siya mag-dispense ng ganun. So napansin mo, this is 5, 10, 15, 20. Okay, which is 100 pesos. So subukan natin, dispense tayo ng 200. Okay. Hindi ko na masyadong pabahin yung video kasi actually marami akong video na ganito. Pero syempre, iba't ibang client. Siyempre, iba't ibang video din para at least masendan sila ng video for their of their own machine talaga. So, yun lang. Ito lang yung power supply. Okay, tapos ito yung para dumami yung malagay mo na coins. So, try natin. 100. So, minsan nilalabas niya. Hindi naman kasi ganun kanin siya. So, kasi may yan siya, didetect niya rin yung peke. So, syempre, kung maglalagay ka, 100, pabibilangin mo muna siya. Anyways, hindi mo rin ma-insert. Kapag habang nagbibilang siya, hindi mo ma-insert yung bagong isa pang ano. Hindi ka pwedeng mag-insert ng additional pa. Subukan natin, ha. Habang nagbibilang siya, mamamatay yung ilaw dito, hindi mo yan ma-insert. Hindi mo siya ma-insert. Hanggang umilaw siya. Pag umilaw na siya, pwede mo na ma-insert. So, press natin. So, dapat ang output niya is 40. So, yan. 10. Okay. Tumakbo yung isa. So, medyo may delay siya. Baga parang reset time niya yun. Para hindi siya magkamali sa pagbibilang. So, bilangin natin. This is 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40. So that is 200 pesos. So ang maganda sa machines, hindi yan siya nagkakamali sa pagbilang. So kung naglagay ka dyan ng 500, mag-output siya sa'yo ng 100 pieces. Lagay ka ng 1,000, 200 pieces. Pero sa mga coin changer usually, papasok lang sila. Merong iba actually, binireconfig nila yan, ginagawa nila. Ang maximum na binibil, biniano is accept lang siya ng hanggang
hanggang 200 pesos. Pero okay na naman maglagay ka. Anyways, malaki din naman ito eh. Hindi ko pa nga nabubuo yan. So, I think yung nilagay kong pera sa loob is 550 pesos worth of 5 peso coins. So, hindi pa lang man lang siya umabot dun sa ating container. So, I guess that's all. Yun, coin changer siya. Papadala ka na nga by after yung makita yung itong video. So, paano niya i-install? Actually, wala na kayang i-install. Basta ito lang, sakaling natanggal ito sa shipping. So, red, yellow, tapos brown. Tatlong pins yan siya. Red, yellow, tapos brown. Tapos ito, hindi naman to ma-insert kapag hindi tama yung position. So, pag ipapadala ko, tatanggalin ko yan siya. Pareho sa coin slot, ganun din. Kapag hindi tama yung position, hindi naman siya papasok. Tapos yung board, nakaglugan naman lahat ng connection dun. So, wala tayong problema yun. So, I guess that's all. Thank you for watching this video of Coin Changer Machine.